Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa Banal na Kadiliwan ng Banal na Eukaristiya. Sama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat nila. Kalabig Family, Chan Family, Kisan Family, Soriano Family, Angeles Family, Cecilio Family, Reyes Family, Almero Family, Imay Family, Cato Family, Aquino Family, Biagtal Family, Desus Family, Makapagal Family, Villena Family. At para sa may mga kaarawan sa araw na ito, na sina Jose Marie Hernandez, Edna Abrera, Al Pariolo, Alvin Ted Gahudo, Israel Van Lapid, Norlene Delara, Ludit Padaiton. At para sa kagalingan ng mga kapatid natin na sina Carmelita Cabrera, Domingo Chen, Carmelita Ang de Jesus, Wilfredo Ang, Masaya Cato, Andrew Rojo. At para sa special intention nila Nestor Copilina, Jovelyn Militante, Tim and Remy Gahudo, Sheila Marie Guerrero at ang lahat ng seafarer. At isama din po natin sa ating panalangin ang mga kaluluwa ng mga kapatid ng nating yumao na sina Maria, Felicidad, Carlos, Raul, Danilo, Tomas, Irene, Catalina, Chedora, Jesus, Purification, Silvestre Senior, Silvestre Junior, Irineo, Rolando, Rosalinda, Joselito, Jocelyn, Domen, Lina, Feli, Miguel, Milio, Dominador, Romulo, Felix, Tess, Ella, Gerald, Rita, at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Ngayon po, pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pag-akyat ng Panginoon sa langit. Ang pag-akyat ng Panginoon sa langit ay napakahalagang bahagi ng hiwaga ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay. Sa muling pagkabuhay at pag-akyat niya sa langit, naganap na ang kanyang misyon at ngayon ay naluklok sa kaluwalhatian kasama ng Ama at ang Espiritu Santo na siyang mananatili at bumubuhay sa atin sa pananampalataya at pag-ibig. Sa linggo rin ito, ating pinagdiriwang ang 54 na pandaigdigang araw ng komunikasyon na may temang upang masabi ninyo sa inyong mga anak at apo, ang buhay ay naging kasaysayan. Magsitayo po tayong lahat at sumabay sa pambungad na awit. Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyong. Magandang umaga mga kapatid. At magandang umaga.
At welcome sa ating banal na misa itong linggong ito. Sa misang ito, itaas natin sa Diyos yung lahat ng ating mga intensyon. At isama ko na rin yung mga taong nagpapamisa sa akin dito po sa ating mission station, Our Lady of the Sacred Heart Mission Station. Ang ating patuloy na taga-subaybay, ang Team White, Cayuti Family, Baral Family, Orbistondo Family, Prado Family, Rodora Tan and Family, Estrada Family, Joy Flores and Family, LG Workers, Perlebinsig and Family, at sa lahat ng mga pamilya na nagpapasalamat, nagdadasal, patuloy na humingi ng gabay sa Diyos. Sinasama po namin kayong lahat sa aming misa ngayon. Sa misa ding ito, isama natin sa ating mga panalangin, sa ating mga dasal, lahat ng ating mga kapatid na hanggang sa ngayon, walang sawang gumagawa ng kabutihan, walang sawang nagsasakripisyo sa lahat ng kanilang mga gawain, mapatungkulin, lalong lalo sa mga frontliners, sa mga nurses, sa mga doctors, at maging sa mga frontliners na rin, mga spiritual liners natin, frontliners dito sa ating simbahan. Nawa lagi silang bigyan ng kalakasan ng ating mapagmahal na Diyos. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo ang pag-ibig mong wagas. Kami ay hinapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ama naming makapangyarihan, gawin mo kaming magkaroon ng banal na kagalakan at makapagdiwang ng may utang na loob, sapagkat ang iyong anak na aming manunubos ay siyang tagapaganda ng aming pananahan, na kanyang pinanggalingan upang kami panguluhan at kanyang inunguhan upang maging pag-asa kailanman ng sambayanan niyang kanyaring katawan bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa,
Bago siya umakyat sa langit, iniutos ng Panginoon sa kanyang mga alagad na ipahayag ang Ebanghelyo sa buong mundo. Bababa sa kanila ang Banal na Espiritu at pagkakalooban sila ng kapangyarihan. Pagbasa mula sa Magawa ng mga Apostol. Mahal na Teofilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kayong hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasakasama pa nila, kanyang tinagubilinan sila. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintanin niyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko sa inyo. Nagbinyag nga sa tubig si Juan, ngunit di na nagtagal at bibinyagin kayo sa Espiritu Santo. Kaya't nang magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, siya'y iniakyat sa langit samantalang nakatingin sila sa kanya at natakpan siya ng ulat. Habang sila'y nakatitig sa langit, dalawang lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga-Galilea, sabi nila, bakit kayo narito at nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita niyong pag-akyat niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Magdiwang lahat ng mga nilikha, pumalakpak kayong may awit at tuwa. Bilang pagpupuri sa Diyos na dakila, ang Diyos na poon, kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y nagahari sa sangkatauhan. Tugon. Habang umakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos, hatid ng tambuling malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinasuog. Purihin ng Diyos, siya ay awitan. Awitan ng hari, siya'y papurihan. Tugon. Habang umakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Ang Diyos siyang hari ng lahat ng bansa, awit at purihin ng mga nilikha. Magahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Tugon. Habang umakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Sa ikalawang pagbasa, tayo sa handog niyang buhay bilang kain sa Diyos para sa ating kapakanan, naging karapat-dapat tayo sa buhay na walang hanggan. Pinaralahanan tayo mabuhay na mabuhi at magpakatatag sa pananampalataya. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, hinihiling ko sa Diyos na ating Panginoong Hesukristo ang dakilang Ama na pagkalooban niya kayo ng Espiritu ng karunungan at ang tunay na pagkilala sa Kanya.
Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa kanyang pagtawag sa atin. Ito ang kalwalatiang inilaan niya sa kanyang mga hinirang. At ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa kanya. Ang kapangyarihang din niyaon ang muling bumuhay kay Kristo at nagbuklok sa kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan. Higit ang kanyang pangalan kaysa sa lahat ng pangalan. Hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. Pinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay, at siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayong lahat at bilang pagbibigay galang sa banal na ebanghelyo. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuturo sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, bagamat may ilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya, umayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga muli sa inyong lahat. Sa lahat po ng patuloy na sumubaybay sa ating live streaming dito po sa ating mission station, Our Lady of the Sacred Heart, magandang umaga sa inyong lahat yan, sa inyong mga sariling tahanan. Mapa dito sa Pilipinas, mapa sa ibang bansa, sana okay lang kayo dyan at sana more blessings and more power. Mga kapatid, ngayon pong linggong ito, ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pag-akyat ng Panginoon. Dakilang kapistahan ng pag-akyat ng Panginoon. Gusto kong simulan yung aking pagbahagi sa inyo ng aking refleksyon sa ating pagbasa sa Ebanghelyo ngayon sa pamamagitan ng isang tanong. Kumusta ang inyong misyon? Kumusta ang inyong misyon?
Gusto kong simulan sapagkat kung alam natin sa ating buhay, tayo pong lahat ay mayroong misyon. Misyon sa buhay na kailangan nating kumbaga i-accomplish. Misyon sa buhay na kailangan nating tapusin habang dito pa tayo sa mundong ito. At sa ating pagmimisyon sa mundong ito, mayroon po tayong tinatawag na kumbaga dalawang biyahe, kumbaga. Yung una, yung biyahe natin ay itong ating relasyon sa ating kapwa. At yung pangalawa, yung ating biyahe papunta sa itaas. Yun, doon sa kaharian ng langit. Alam ko po sa ating buhay ang dami na nating pinagdaanan. Alam ko po sa ating buhay ang dami-dami ng mga masasabi natin minsan hindi na natin naiintindihan. Sadyang mapaglaro ang buhay. Sadyang mapagbiro ang buhay. Sa dinami-dami ng hamon. Pero minsan, at the end of the day, minsan nasabi pa rin natin, paano ko ba nagawa yun? Paano ko ba na-accomplish yun? Paano ko ba nagawa ng paraan sa kabila ng lahat ng aking pinagdaanan, nakayanan ko rin. Siguro, kung andun ka pa sa katanungan na yon at hindi mo alam ang sagot, marahil kailangan mo pang kumbaga magnilay-nilay at nang makita mo ang Diyos. Sapagkat anumang meron sa ating buhay, tanging Diyos po yung ating kasakasama. Napagtagumpayan natin yung ating kumbaga pagharap sa hamon sa buhay dahil sa Diyos. Dahil sa Kanya. Na siya laging nanahan sa atin, laging sumubaybay sa atin, kaya natin kumbaga nakayanang harapin ang lahat ng mga problema, ang lahat ng mga pagsubok sa ating buhay. Ang dami-dami na nating napakinggan, nakikita ng mga balita sa telebisyon patungkol sa mga kabiguan, depresyon, lalong-lalo sa mga kapamilya natin andun sa ibang bansa. Imagine for 2 months na, more than 2 months, silang nalulungkot, nabibigo, pinapaasa. Yung iba doon nakakalungkot. Kung alam na rin, yung iba nagsisuicide na. Yung iba, wala na, hininto nila yung buhay nila. Sadyang nakakalungkot na nawala ang kanilang misyon. Nawalan sila ng gana magpatuloy, dala ng mga problema, dala ng kabiguan, dala ng mga pagsubok na kanilang kinakaharap sa ngayon. So sana kayong lahat diyan na andyan na medyo malayo sa inyong pamilya, huwag kayong gumitirong. Patuloy kayong kumapit sa Diyos. Huwag niyong kalimutan ang inyong misyon sa buhay. Inyong mga gagandang misyon sa buhay. Sana patuloy pa rin kayong magtanong, ano bang magandang plano pa ng Diyos para sa iyo, para sa iyong pamilya? Dahil yun po yung isa sa mahalagang misyon natin na kailangan nating pagtagumpayan sa mundong ito. Mayroon akong isang idol na kumbaga para sa akin, pinahangaan ko siya masyado sa buhay ko. Buhay pa siya, klara sa kanya na sabi niya, at least man lang sa aking buhay dito sa mundong ito, bago ako kukunin ng Diyos, bago ako matapos yung aking buhay dito sa mundong ito, matapos yung aking mga magandang plano para sa mga anak ko. After time na malapit na siyang magretiro, sinasabi niya sa buhay niya, kailangan mabigyan ko ng anak ng mga ganito. Isa po siyang architect. Sabi niya sa mga anak niya, gamitin niyo ako habang ako'y able pa. Gamitin niyo ako habang mayroon pa akong lakas. So far sa ngayon, isa-isa niyang kumbaga nabigyan ng bahay ang kanyang mga anak. Nakakatuwa sapagkat kanya-kanyang design ang bahay ng kanyang mga anak. Yung isa, mala Jollibee. Kasi depende sa gusto ng kanyang mga anak. Pinagbibigyan niya. At yun naman yung maganda. Hindi lang yung plano niya, kundi maging plano ng kanyang mga anak. Siguro, sabi ng kanyang mga anak, ito yung aking gusto na design. Ito yung aking gusto na bahay. At ito yung aking gustong ipagawa, ipag-drawing sa'yo. At yun naman ginawa ng ama yon, ng architect na yon. At yun yung nangyari. Sa ngayon, sabi niya, siguro sa ngayon, hindi naman kami nagkausap, happy-happy na siya sa buhay niya.
dahil pakiramdam niya, dahan-dahan na niyang na-attain, naabot ang kanyang misyon dito sa mundong ito. So yun po yung kagandahan, pagklaro yung ating direksyon, pagklaro yung ating misyon sa buhay. Nagagawa natin ng dire-diretso, although may mga pagsubok, financially, mga problema, pero nakayanan niya, na dahan-dahan niyang nabigyan ng saysay ang kanyang mga buhay dito sa mundong ito. So yun po, isa lamang po yun sa mga aspeto na kung saan kailangan nating gawin dito sa mundong ito. Meron po tayong pangalawang misyon nating gagawin. At yun po ay ang ating relasyon sa Diyos. Relasyon sa Diyos. So in a way, kung napapansin natin yung ating buhay, para bagang nakaporma, nakaangkla sa cross. Yung pagganon, yun po yung tinatahak nating relasyon sa bawat isa na kailangan nating pagsikapan, na kailangan nating trabahuin. Although, may mga panahon na kung saan tayo nagkakaintindihan, may mga panahon na kung saan tayo nagkakaisa, pero part lang yun, kumbaga ingredients lang yun, na para tayo maging matatag bilang mga anak ng Diyos. At yung pangalawa, yung pataas, yun din yung dapat hindi nating kalimutan, dapat nating paghandaan, sapagkat yun po yung itinuturo sa atin ni Jesus, yung ating direksyon pagkatapos dito sa mundong ito. Kaya lang, yun na nga, kailangan nating pagtrabahuhan. Yung tanging entry natin, entry point natin, kailangan makabuild up tayo ng relasyon sa bawat isa bilang mga anak ng Diyos. Hindi po ikaw lang, kayo lang, sama-sama tayo. Magkaisa tayo sa ating buhay, pananampalataya. Anumang meron diyan sa atin, na minsan mag-away-away tayo minsan, na minsan hindi tayo nagkakaintindihan, huwag po tayong magpakawala. Huwag po tayong hayaang, kumbaga, mawala. Huwag po nating hayaan yung ating sarili na ilayo sa grasya ng Diyos. Sapagkat ito po yung ating patuloy na mapapanghawakan para nang sa ganon, kagaya ni Jesus, makakaakyat tayo sa langit. Alam ko po sa inyo dito o sa inyo na nanonood, nag-experience na kayo yung kumbaga mag-mountain climbing, kumbaga nandun sa tuktok, ang sarap-sarap ng pakiramdam nun. Parang baga nakapunta na ako, hindi pa ako na-experience. Pero on the other side of ano, mga experiences, nakapunta na ako, pero hindi yung kagandahan na nabahagi ng aking mga kilala. Sabi nila, pag nandun ka na, halimbawa nandun sa Mount Pulag, sinasabi nila, pag dun ka na, Father, napakaganda. Mawala lahat ng pagod mo. So, ganun kaganda. At saka, yung iba naman, maranasan naman natin yung experience ng pag-akyat. Bawa, doon tayo sa tuktok ng building na mga 60 stories. So, no? Tuwang-tuwa na tayo doon sapagkat sinasabi natin, nandito tayo sa taas. Nandito tayo sa tuktok. Napakapalag natin sapagkat tayo lamang nakapunta dito. So, meron na tayong mga experience ang ganoon na nandun tayo sa taas, sa tuktok. O minsan sa mga buhay natin, nasabi natin kung dahan-dahan na nating naabot yung ating mga misyon sa buhay, yun din yung ating napapakaramdaman. Nakikita natin yung ating sarili na nandun na tayo sa taas. Pero po, iba po yung pakiramdam na sinasabi sa atin ng Diyos na si Jesus. Itong kanyang pag-akyat sa langit ay sadyang kakaiba talaga. Itong ating naging experience dito sa mundong ito. Imagine, yung kanyang pag-akyat sa taas, hindi lamang kanyang kaluluwa, kundi pati kanyang katawan. So, ganun ka-espesyal, ganun ka, kumbaga, bala imposible para sa atin, pero nagawa yun ni Jesus. Nagtagumpay siya sa kabila ng lahat. At yun yung panyaya sa ating lahat, sa ating buhay, na namang meron sa atin sa ngayon, sadyang mapapagtagumpayan natin kagaya ni Jesus. Dahil ang lahat nakaangkla sa magandang plano ng kanyang Ama. Hindi siya bumitiw. Kahit na alam niya na maghirap sa ngayon, kahit na alam niya maraming pagsubok dito, kahit na may panahon na kung saan iiwan siya ng kanyang mga apostoles, kahit na sa panahon na merong pagkakataon na magdadalawang isip yung kanyang mga apostoles, pero tuloy-tuloy pa rin siya. Pero sa puntong ito na nagpapakita si Jesus sa kanila, sa kanyang pag-akyat, isa sa mga ibinigay niya ay itong kung paano mas tatagan pa nila ang kanilang paniniwala sa kanya. Dahil nandun siya bilang isang anak ng Diyos, bilang isang tao na kagaya natin,
nagtagumpay siya. So pinapakitan niya sa atin na tao man lang tayo, pero kaya nating mapagtagumpayan kagaya niya. Although Diyos siya, pero meron siyang aspeto, meron siyang elemento ng ating tao kagaya natin. At yun, pinapakita niya na walang posible. So itong pag-akyat, itong nagkinang kapistahan ng pag-akyat ng Diyos sa langit, masasabi rin natin na hindi po ito ibig sabihin na kailangan nating mamatay. No? Kailangan nating mamatay. Hindi po. Dito pa lang, sa mundong ito, mararanasan natin itong pag-akyat sa langit kung ang mga ito, ilang mga ito ay gagawin natin. Halimbawa, una siguro, kung napapansin ninyo, meron doon isang malaking kumbaga kumpanya, itong San Miguel, kung napapansin din ninyo, di ba? For how many years nagpuproduce sila ng mga alat? Until such time na nangyari itong COVID na ito, anong ginawa nila? Instead na alak nilang i-produce para sa mainginom nating mga kapatid, hindi muna, no? Hindi muna. Sabi nila, stay put muna yung alak na yan. Ano na lang muna? Alcohol para sa ospital. So, masasabi natin, sadyang napakaganda ng galaw ng Espiritu ng Diyos na until such time, this time, hindi muna negosyo, hindi muna kita ang kanilang pinag-iisipan, kundi kung paano sila maging instrumento ng Diyos. Kung paano nila maipadama sa bawat isa, kung anong meron sa kanila na kanilang may bahagi, lalo na sa mga nangangailangan. Ang dami rin nating mga nurses, mga doctors, kung napapansin ninyo, parang paubos na atas. Ang dami na nila. Ang dami ng nagsasakripisyo. Yung iba siguro, pag-uwi sila, may nasabi na yun ang sarili, paano yung pamilya ko, ihinto na ako, pero pagkatapos rin na ng araw, kinabukasan, bumalik na naman sila. So, nandun sa kanilang, kumbaga yung kanilang pakiramdam na maging instrumento ng biyaya ng Diyos. Yung iba din doon, yung mga doktor, na pakiramdam nila, yun na yung huli nilang araw, panahon na kung saan masakriling nila yung kanilang mga mahal sa buhay. Pero nang gumaling sila, bumakala natin na hindi na sila babalik doon sa kanilang misyon. Anong ginawa nila? Nandun pa rin, positibo pa rin sila na makabalik, gumaling at makabalik serbisyo sa lahat ng taong nangangailangan. So ang daming magagandang nangyayari sa kabila ng lahat. So ito po, ilan lang sa mga proseso, ilan lang sa mga prosesong nangyayari sa ating mga kapatid na kung saan nagsasakripisyo ng kanilang buhay. Gumagawa ng mga bagay-bagay na kung saan mala imposible. Pero dahil sa galaw ng Diyos, ng Espiritu Santo, naging totoo sila. Naging totoong anak ng Diyos. Naging totoong binyagang anak ng Diyos. Na sila mismo, binigyan sila ng ganoong kakayahan. Binigyan sila ng ganoong abilidad. Kaya, nandun, hindi nila nakalimutan maging blessing sa iba. Yung iba din naman siguro, meron akong kakilalang mga contractors, mga engineers. Minsan, masasabi natin na doon sila lahat. Ibinuhos rin nila. Bilisan yung trabaho. Yung iba nga doon, minsan, hindi nila maintindihan bakit ganun na lamang kabilis. Bakit ganun na lamang yung kanilang trabaho. No? Yung ibang pamilya, siguro nandun na yung kumbaga pag-hold. Sabi nila, huwag ka na nga pumasok dyan. Kasi alam mo naman yung delikado yan eh. Ano bang makukuha mo dyan? Sadyang nakakalungkot na nandyan ka na. Kasi yung iba, hindi na nagsasalita. Pinsa-minsa na lang, na-televise na lang, nakukunan, at nabibigyan na lang yung kanilang mga pamilya. Bakit ka nandyan? Ba't mo pinapahamak ang sarili mo? Pero, hindi natin alam yung galaw ng Espiritu sa kanila. So, salamat sa inyo. Dahil sa inyo, ang daming mga ibang tao na kung saan meron din silang kakayanan na minsan natakot, nandun na rin, tumulong. Dahil, kumbaga, para sa kanila, naiiyak na rin sila sa kanilang talento, kapasidad na binigay ng Diyos. Na heto ako, meron akong kapasidad, kailangan ko itong ibahagi. Meron akong kapasidad na tanggap sa Diyos na kailangan kong ipamahagi, na maging biyaya ako
ng ating sambayanan. So yun po yung mga iilan sa mga para sa atin misyon na ating tinutupad. Yung ating mga tungkulin, yung ating mga responsibilidad bilang anak ng Diyos. Sa amin pong kongregasyon sa MSC, kami po mga kaparian, meron din kaming misyon. Maging kayo bilang mga pamilyado, bilang mga tao sang nilikha na hindi pa nag-aasawa, yung iba diyan hindi pa nag-aasawa, at yung mga taong meron pa mga ibang misyon sa buhay na masabi natin meron silang ginagawa sa simbahan, sa gobyerno, na hindi sila kapag nagdadalawang isip na may bigay ang kanilang sarili. Minsan nga, parang yung binigay sila, smile lang, but then again, happy na sila. Happy na sila na in return, they are being recognized through smiles man lang. So, ganun kaganda yung mga nagawa ng Espiritu Santo, lalo na sa kapanahonang ito. So, ngayon po, sa ating pagtitipon ngayon, itong kapistahan, dakilang kapistahan ng pag-akyat ng Panginoon. Balikan ko lang, hindi po ito kailangan pa natin mamatay para maranasan natin itong pag-akyat natin sa langit. Dito pa lang, maranasan na natin yung kapistahan ng pag-akyat ng Panginoon. So sana sa ating buhay, sa ating pagtitipon, dito po sa ating live streaming, sana madama natin itong mission natin. Maalala natin yung ating mission sa bawat isa. Alam ko, kanya-kanya tayong mission dahil kanya-kanya yung ating katayuan sa buhay, status sa buhay. Pero sana huwag nating kalimutan, tanungin rin ang Diyos, Panginoon, ito bang aking mission? Ito na ba talaga? Minsan kasi meron pang ibang plano ang Diyos, no? Ang buong akala sila natin minsan, ito na yun. Pero kung titingnan natin yung mga nangyayari sa ating buhay, minsan makikita natin doon, makukonnect natin. Masasabi natin na ito pala. Kaya pala medyo mahina ko dito. Meron pa pala akong mas magandang gawin sa buhay. At ito yung ibinigay sa akin ng Diyos. At yun yung pagtrabahuan natin. Yun yung kung pakiramdam natin na ito yung binigay ng Diyos, yun yung trabahuin natin. At minsan, kung ano pa itong plano ng Diyos sa iyo, at minsan ang daming mga puna sa iyo, minsan ang daming sinasabi yung iba, ba't ka nandiyan? Ba't mo ginawa yan? No? Kung wala ka dyan, siguro mayaman ka na. Naalala ko lang last time. Kasi yung pangarap na rin. Pangarap ko rin minsan na maging isang mayaman, kagaya nyo, kagaya na Marte, na Jess, Ian, mga mayaman to eh. Minsan ko rin naging pinapangarap yan, maging mayaman. Kaya, for how many years, pagpapakasyon ako sa amin, o kung saan ako mapadpad, makita ko yung mga kakilala kong mga kaibigan talaga. Siguro kung hindi ka nagtuloy maging pare, siguro, makapal na kapal na rin siguro yung wallet mo, hindi yung pagmumukha mo, yung wallet mo. Sabi ko, di ko alam, sapagkat siguro, dito ako din lang ng Diyos. Kasi ako personally, parang, yun na nga, parang minsan, naano ka rin eh, sa mga blessing. Doon ka rin nalulunod. Once, makikita mo kung gaano ka kamahal ng Diyos. Sadyang, yun na lang ang sagot. Kasi dito ko dinadala eh, ang daming mga biyaya na para sa akin. Dito ako sapagkat, nararamdaman ko na ako ay parang naka-fully exercise ng aking responsibilidad bilang isang bininyagang Katoliko, bilang isang anak ng Diyos. Sabi ko sa kanila, okay na yon. Sineset aside ko na yung mayaman. Ngayon, mayaman na ako sa ibang aspeto. Hindi na sa pera, no? Mayaman na sa ibang aspeto. At sana kayo rin. Hindi lang sa pera mayaman, kundi sa ibang aspeto. Halimbawa na lamang dyan yung mayaman tayo sa kapakipagkapwa-tao. Wala pong kabayaran yan. Wala pong kapalit yan. Sadyang napakagandang mamuhay pag lahat ng mga kapitbahay natin kilalang kilala tayo na mabuting tao. No? Although meron tayo mga tinatagong hindi maganda, pero sana hindi yan ang maging rason na maging hindi na tayo mabuting tao. Sana pagsikapan natin maging mabuting tao at matupad natin yung ating misyon sa buhay. Kagaya ni Jesus, natupad niya ang kanyang misyon
At itong pag-akyat ng Panginoon, ito rin ang pagsabi niya na ang kanyang mission ay natupad na. Mission accomplished. So sana din sa ating buhay, ito rin yung ating target. Mapagtumumpayan natin yung ating mission. At masasabi rin natin sa ating buhay, mission accomplished. Amen. Mag-isip tayo ito muna. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon at lahat. Nagkataon-tao siya ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay inilibing, nanalo sa kinaroroonan ng mga yumao, na may gatong araw na buhay na mabuhi, umakyat sa langit na rulok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, doon magumulat paligito at ulukong sa mga buhay at mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga matay na tao, sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pag-akyat ni Jesus sa langit, humarap siya sa Ama para sa atin. Kung si Kristo ang ating tagapamagitan, nakatitiyak tayong ipagkakalob ng Diyos Ama ang ating mga kahilingan. Sa bawat intensyon ng ating tutugon, Panginoon, pakinggan mo kami. Panginoon, pakinggan mo kami. Gabayan nawa ng Diyos ang ating Santo Papa, mga obispo at tanang kaparian upang manatili silang patotoo sa buhay na walang hanggan sa kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo kami. Gamitin nawa ng mga pinuno ng mga bansa ang kanilang kapangyarihan para sa pangangalaga sa kayamanan ng kalikasan at pagtataguyod sa karapatan at kapakanan ng bawat tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo kami. Maging responsable nawa ang ating paggamit ng pahayagan, radyo, telebisyon, internet at iba pang mga anyo ng magkabagong media para sa kabutihan at wastong pamantayan sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo kami. Mapabilis nawa at maging mas mabisa ang pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng panig ng mundo sa pamamagitan ng maka-Diyos at makataong paggamit ng media. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo kami. Makapiling nawa ng mga kapatid nating nahimlay ang Diyos na nangako ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo kami. O Diyos, ganap nawa naming mapakinabangan ang makalangit na kaloob ng pag-akyat ng anak mo sa langit at yatid mo kami sa kaharian mong walang hanggan. Alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Thank you.
Manalangin kayo mga kapatid upang pag-ayon natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Panginoon ng Panginoon itong pag-ayon sa iyong mga kamay sa kapulian niya at karangalan sa ating kapakinabangan sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagkakyat ng anak mong mahal, ginaganap namin ang pag-ahain ng may kapakumbabaan at ipakulob mong sa ganitong pagpapalitan ng mga kalob mo at ng aming mga alay, kami ay makasalo sa pagkabuhay at pagkakyat ng kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo din. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kasama't kamatayan matapos na lupigin ng anak mong si Jesus na Panginoon namin. Siya ngayon umakyat sa iyong piling bilang haring dakilang sinasamba ng mga anghel. Siya ang aming tagapamagitan na kikiusap sa iyo para sa tanan. Siya ang tagapasya sa lupa't kalangitan. Hindi niya iwinaksi ang aba naming pagkatao sa paguklop sa kanan mo. Sapagkat kami ang katawan at siya ang ulo. Ang pagkat niya ay katiyakang sasapit kami sa iyo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal mga kalokba ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, binaghati at inayon, inabot sa kanyang mga lagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ay aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa ipagbunin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay umiyak sa iyo.
ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Pablo Virgilio na aming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalanin mo rin yung mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ng lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Malagaling Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sinya, lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sana. Kasama ng Espiritu Santo, magpasalamat. Sa tagubilin ng mga galing na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipangayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adiha sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang karamihan, ang kapangyarihan at ang kabuluhan, mapakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At
at sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, 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 peace. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang manayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Spiritual na pakikinabang. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tagapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang narito ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Thank you.
kasi tayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagkakalooban mo kami ng pagkakataon na apuin sa lupa ang ginagawa mo at nilalayon. Gawin mong ang loobin namin ay matuon sa iyong pinaglulukluan sa anak mo ngayon upang kaparis naming tao sa piling mo sa imamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Horacio Imperata laban sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at tumitil ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dulughasang naatasan na tumuklas sa mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat, pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong hinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesu Kristo na nabubuhay at agaharin kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa mga sakit. Panalangin mo kami. San Rafael at Anghel. Panalangin mo kami. San Roque. Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Panalangin. Panalangin para sa Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Tayo pong lahat, alalahanin mo, mahal na Ina ng Banal na Puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina, ninais niyang malapit ka sa kanyang krus, binahagiang kanya ng kanyang kalwalhatian, dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papuri at pasasalamat. Sa kanya isangguni ang aming kalilingan. Na tulad mo'y mamuhay kami lagi sa pagmamahal ng iyong anak upang ang kanyang kaharian ay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso na lumaganap sa sanlibutan, ang pag-asa at kaligtasan, ang katarung at kapayapaan. Pagmasdan mo kami sa iyo'y nagtitiwala. Pakinggan mo kami sa iyo'y nagsusumamo. Maranasan nawa namin lagi ang makiinang pagkalinga mo, siya nawa. Berhen ng Banal na Puso ni Jesus. Berhen ng Banal na Puso ni Jesus. Berhen ng Banal na Puso ni Jesus. Magsipo po muna sandali. Magsipo. Salamat po. So gusto ko lang i-take tong oportunidad para pasalamatan ang aking mga katuwang para po ipagpatuloy natin itong live streaming dito po sa ating mission station, Our Lady of the Secret Heart. Salamat sa Kaul, sa Socom, sa Music Ministry, sa CSSD na aking kasakasama dito po para may pagdaos natin ng ating linggohang misa itong live streaming. At salamat na rin po sa mga taong laging sumusuporta sa ating lahat dito po sa ating mission station. So dito po may mga sobre, no? Pwede rin pala mag-offer. May mga ano, dito tulong para sa isang dakot program from St. Joseph Chapel, the worker. So, hindi pala bawal mag-offer, okay lang.
Okay. Pwede nang padala nyo or kukunin ni Kuya Jess, ni Ate Marky para maisali natin. So ito pong dalawang ito, diretso na po ito sa pag-akyat sa langit. Kasi ano ngayon eh, kapistahan na ano. Pwede po dalawang kanya. Pwede rin po. So yun po, pwede rin kayong magbigay, patuloy na mag-offer dito po sa ating visa. No? Just feel free. And then to some, binigay na po nila lahat sa akin yung mga gustong tumulong. Sabi ko, salamat naman sa inyo. At pagpalain pa kayo lalo ng ating mapagmahal na Diyos. Yung isa, pending pa. No? May kasi, mayroon kasi nag-donate na bulaklak para sana ngayon, ngayong linggo. Kaya lang sabi ko, next Sunday na lang. At pasensya, dahil yung aming suki na bibilhan ng bulaklak ay sarado po. So next Sunday na lang. At hindi lang yung bulaklak ha, meron pang isang kasamang para sa kanya surprise para sa aming lahat na nandito, naglilingkod para sa inyo. At salamat na rin po sa mga sumubaybay. Shoutout na rin din lahat sa ibang bansa. Salamat sa inyo dyan sa Japan, sa Canada, sa California, at sa ibang bansa na patuloy na nakisumubaybay sa ating live streaming sa Canada. Salamat sa inyo. Sana hindi kayo magsawa na sumubaybay hanggang saan matapos itong ating live streaming. Ah, salamat rin po sa nagbigay daw ng bigas, nag-donate para sa ating isang takot. Si? Ma'am Early. Ma'am Early Espijo. God bless po sa inyo, ma'am. Sana marami pa kayong biyaya na matandang galing sa Diyos. At shout out na rin po sa lahat ng sumubaybay. Kay Sari, good morning and God bless. Kay sa mga dalawang mga matalim na kaibigan, kay Rachel at kay Kenneth, sana nagising na kayo ngayon. Sana nakapagsimba kayo. Kasi nagpapashoutout kayo, mamaya hindi kayo magsimba eh. No? At salamat na rin po sa lahat na patuloy na nakikisa sa ating programa. No? Sa kabila ng lahat, tuloy-tuloy pa rin ating mission. At shoutout na rin po sa mga kumbaga, nag-level up. Di ba ngayon, hindi na tayo makapag-bibliresal, makapag-katipon. So last time, na-obserbahan ko na nandun tayo somewhat nag-level up. No? Virtual gathering. No? Nandun tayo live, live na live. Nandun tayo nag-bibliresal kasama ng ating pastoral workers, si Mark and si Jess. Kasakasama ninyo sa conference ninyo, Bigirasal, online, live streaming, kumbaga. Sana ipagpatuloy nyo yan. At sa lahat rin po ng mga kapilya na patuloy na nagdalasal sa malahap, every afternoon, nag-rosaryo kayo. Alam ko, marami kayo dyan. Sana bigyan pa kayo ng kalakasan at sana malayo kayo sa mga sakit-sakit para may patuloy natin yung ating mission. So, nakaraan araw na nag Bibliorasal kayo online, ako rin po may kabibliorasal. Gusto ko samang sumali, kaya lang nataon rin na may meeting ako sa diocese. So kami rin po, kaya maingay nung panahon na yun, no? Maingay. Narinig ko ngayon boses ng Ate Tess. Ang ingay. Joke lang po Ate Tess. Kasi nagtanong kayo na bibliorasal. Sabi tuloy ni Bishop, meron ako napakinggan ng ingay diyan. Nakalimutan mo i-off yung aking microphone. Kaya napapakinggan ko yung Bishop. Ang ingay. But anyway, sana may papatuloy natin ano mang itong bago sa ngayon, itong tinatawag natin na new normal. Nang sa ganun, may papatuloy natin may pahayag ang salita ng Diyos, hindi natin makakalimutan ang bawat isa. Amen. Muli, maraming salamat sa inyong lahat. Magsitayin na po ang God bless sa inyong lahat. Excited na si Martin, nagutom na ata. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magsiyo ko kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos Ama sa araw na ito ng pagdiriwang ng pag-akyat ng sa langit ng Kanyang Anak upang buksan ang pinto ng atitan ninyo. Amen. Katulad ng pagpapakita ni Jesucristo sa mga alagad matapos na siya'y mabuhay na muli, ipagkaloob namang siya'y magpakita sa inyo ng may awa sa paghukom para sa buhay na walang hanggan. Amen. Kayong nananalig na lumuluklok si Kristo
sa kanang kamay ng Diyos Ama ay makadamanawa ng kagalakang hatid ng kanyang pamamalagi sa inyong piling hanggang sa katapusang alinsunod sa pangako niya magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang banal na misa. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos! Ang mission station na Our Lady of the Sacred Heart ay pinanganak siya. It was decided by the community. At ako'y natutuwa na yung Our Lady of the Sacred Heart ay napakalapit din sa akin dahil ako ay napabilang sa grupo ng mga kapirian na Missionaries of the Sacred Heart. At ang tawag ng aming founder sa Mahal na Ina, na kung saan ito rin yung aming tawag sa kanya, Our Lady of the Sacred Heart. At itong Our Lady of the Sacred Heart ay napakalapit sa puso ko. At nandoon yung